alam nyo ang makakabuti, di ba? Alam nyo ang mas makakabuti kay Quadro Alasin, di ba? At isa lang yan, ang sigaw natin para mapabuti ang karir ni Quadro Alas, tanggalin yan. Welcome ulit sa ating munting channel, mga tol. Salamat sa inyong suporta. Sa video na ito, ibabahagi ko sa inyo ang pahayag ni David Lontayaw, ang kapatid ni Mark Lontayaw, aka Silver Boys, laban sa Casimiro Brothers. Ngunit bago ang lahat, kung ngayon ka palang napadpad sa aking munting channel, ay mas mabuting mag-subscribe ka na at pindutin na rin ang notification bell button para ma-notify ka sa mga video na ating i-upload. Lalong lumala ngayon ang kunting gusot ng hindi pagkakaunawaan ng dating magkasama sa Team Casimiro na sila Silver Boys at Casimiro Brothers. At para mas maliwanagan kayo, mga tol, mas maganda kung kayo na lang mismo ang manood sa video na ito at kayo na lang din ang humusga. Bakit lahat ng mga big boss ng boxing sinagasaan ni Boy Visa? Pati yung sinabi niyang lilipat na daw sila ng top rank promotion, aba kala niya napakasimpleng statement lang nun. Oh, hindi niya alam, no? Pucha, ang sinasagasaan niya nun, si Alhemo ng PBC promotion. Naku na naman bata ka. Hindi mo alam yung ginagawa mo. Yan tuloy ang naapektuhan yung utol mo na nagsusumika para kumita sa boxing, para ma-achieve yung dreams niya, yung inaasam niya sa boxing. Tapos sinisira mo dahil sa personal na interest mong naku! Ang tagal ko nagpasensya sa'yo. Ang tagal kong iningatan ka na umaasa akong magkakaayos tayo at magsasalita ka sa harapan ng maraming tao. Pero yan, pinaabot mo na dyan. Pag-victim effect ka palagi. Ha! Ngayon na natin, sinabi ko sa inyo, pati kanina sa mga live ng mga tropa, ha? Ingatan mo yung mga taong pinagkatiwalaan mo ng sikreto. Tapos at the end, ba, titirahin mo rin, tatry mo rin mo, aba, teka. Patay ka ngayon. Hindi mo ginagamit yung maliit mong kukote. Yung utak mo siguro, gamong gulang, basag pa. Durog pa. Alam mo yung munggo, yung dinurog? Ganon ang utak niyan. Gamunggo na nga lang, durog pa. Naku po. Ang ganda sana ng plano ng MP promotion at ng PBC promotion sa utol mo. Sinira mo. Walang iya. Dunay rin na sa ano. Tapos ngayon, oh, tatawag-tawag ka kay Mark. Mark, Mark, Mark. Wala ka na ibang bukang bibig. Mark, Mark, Mark. Gusto ko lang kamustahin ka. Mark, Mark, Mark. Samantalang nung mga nakaraan live mo, pag binabanggit ang pangalang Mark, ah, hindi yan sa amin. Tablado yan. Tapos nung medyo nare-realize mo na, dapat noon mo pa na-realize, naunawaan ko naman dahil sa bagal ng kukote mo, ngayon mo lang nare-realize. Aba, putya. Oh. Noy! Na-imagine ko yung mukha mo eh. Alam nyo kasi, at totoo, talagang dapat Donaire. Supposed to be Donaire talagang niluluto. O kaya lang, itong walang utak na to, yung gamonggong si Boy Visa, kinalaban ngayon yung mga big bosses. Alam ano, papasunurin mo mga big boss, sino ka ba? O, tatanungin ko lang din sa'yo yung tanong mo noon kay Silver Boys. Sino ka rin ba? Champion ka ba? Ha? Kapatid ka lang naman ng champion eh. Ikaw head coach. Eh ano pala ginagawa ni Coach Nonoy? Oh. Eh sabi mo nga, head coach ka? Anong role ni Coach Nonoy? Sabi mo. Basta ka lang kasi may masabi para maging maangas sa imahe ng tao. Pero ang totoo, isa ka lang namang hamak na iyakin. Mukhang pera. Kaya gumawa si Quadro Alas ng Quadro Alas TV vlog dahil din sa kalukuha mo. Pati kapatid mo, inonsi mo sa revenue ng YouTube mo. Hindi naman talaga sa'yo yan eh. Yung Quadro Alas, it's my boy eh. Sa utol mo yan eh. Oh. Pero ikaw ang nagbe-benefit. Oh, nung panahong tinanong ka na ni utol mo kung sumweldo ka na sa YouTube, tapos sasabihin, nako, nasa asawa ko na. Oh. Ano sagot sa'yo ng kapatid mo? Ah, sige. Tapos gumawa si Quadro Alas na Quadro Alas TV vlog. Oh, ngayon, hindi na sa'yo nagbabato ng mga video. Oh.
dahil doon na siya sa Quadro Alas TV Vlog, nag-a-upload. O ngayon, nag-aalit ka na. Damay-damay na. Dinamay mo na yung mga views ni Silver Boys. Dinamay mo na yung pagkakamera ni Cinematic Access. Dahil di sa kawalanghiyaan mo, sa kalokohan mo. Pati kapatid mo, onsen mo, hindi naman sa yung YouTube yan eh. Kanino ba nakapangalan yan? Quadro Alas, it's my boy. Sino ba si Quadro Alas, it's my boy? Eh, ikaw si Boy B Sakay. Pares lang kayo, my boy, pero iba ka. Dahil yung kapatid mo maayos, ikaw talagang manggagamit. Sa dami mo nang ginamit, oh, hindi ko na mabilang sa daliri ko. Isa na ako dyan. Yung utol ko, sila Brother Sherwin, sila Sumbag, sila Kuya Rich Don, ginamit mo na. Oh, tapos ngayon, tatablayin mo yan ang pagkakamali mo, brother. Masyado ka yatang, tawag dito, naging greedy sa porsyento mo sa purse, sa guaranteed purse. Oh, ngayon nakahawak ka ng pera, sinamba mo yung pera. Yung mga pinagkatiwalaan mo, no, yung mga nagtanggol sa'yo, inaantay ka mag-update, tinabla mo dahil greedy ka sa pera, oh. Papost-post ka pa? Oh. Papost-post ka pang ang kapal-kapal ng pera mo? Hindi naman sa'yo yan. Sa patid mo yung pambili ng lupa yan. Ano ka ngayon? Ate mismo, mga kapitbahay nyo dyan, ah, nag-PPM sa akin at nagugulat na lang ako. At the same time, masaya ako dahil kilala ako ng mga kapitbahay mo. Greedy ka sa pera. Na mismo yung issue ni utol mo sa mga anak niya, ikaw rin pala ang dahilan. Dahil hinaharangan mo na magbigay ng sustento ang kapatid mo sa mga anak niya. Dahil gusto mo, yung mga anak mo may bagong cellphone. Oh, may mga bagong iPad. Laptop. Tapos ito pa, kanina lang. Latest, yung mga taong pinagkatiwalaan niya na tinabla niya. Oh. Nagpo-forward niya yun sa amin ng mga information, yung mga sinasabi mo. Oh. Na yung sasakyan daw ni Silver Boys, sayo daw yun, pera mo daw yun. Aba, teka, parang si Silver Boys nabili yung sasakyan bago pa ang laban ni Tata. Oh, paano nangyari yun? Eh, ang YouTube lang talaga ang tanging paraan para makabili si Silver Boys. Aba, teka, ibig sabihin, sa kanya pala yung pera. Lumalabas yung katotohanan kasi inggit ka. Pag hindi mo kayang tapatan, hindi mo kayang lamangan, huwag mong siraan. Magpasalamat ka dun sa tao dahil sobrang sakripisyo yung ginawa para sa'yo. Tumutulong yan kay Sersyan para makatipid si Sersyan sa mga expenses dahil sa inyo. Tapos dun ka sa bahay niya pinatira. O may aircon ka, may TV ka, may wifi ka, wala kang problema lahat. Tapos sa mismong upuan niya pa, sisiraan mo yung may-ari ng bahay na gawa ng mabuting bagay sa'yo. Tapos, hindi lang yan. Binaboy mo pa yung pamamahay. Araw-araw, walang yan. Sa ginawa ng Diyos, puro iba-iba mukha ng babae. Hindi ko nga alam kung may bakla na dyan eh. Magpasalamat ka dahil si Silver Boys lang ang nakukomentan-komentan mo sa mga live niya. Comment ka dito, lalo kitang babasagin. Basag na yung utak mong gamunggo, babasagin ko pa yan. Diba, hindi ko pinapansin si Sabel. Lahat kami dito. O, Sabel, kung nakikinig ka, Sabel Ando. Kung nakikinig ka, Ma'am Sabel. Ah, pasensya ka na noon kung hindi ka namin pinapansin. Dahil napakasama mo sa kwento ni Boy Bisa. Pinipirahan mo daw ng gusto si Quadro Alas. Pati yung sasakyan, pag nakasakay ka daw, pil na pil mo daw. Gusto mo lagi nakabukas bintana. Siguro, naiinggit yan. Siyempre, bilang magkarelasyon, mahal ni tata yung girlfriend niya. Natural, involved yan ang pera. Siyempre, pagkakain kayo, gagastos ka. O lalabas kayo, gagastos ka. May mga magsha-shopping kayo, gagastos ka. At dyan, inggit na inggit si Boy Bisa kasi gusto niya, siya lang at ang pamilya niya. Ha? Ang mga anak niya at asawa niya, ang nakakakuha lang. Ha? Ang nagbe-benefit lang. Nako, Boy Bisa, magbago ka na. Kaya ako nanonood dito si Ma'am Sabel, pasensya ka na. Dahil akala ko dati napakasama mo talaga. Kasi kung makapagkwento yan, napakasama mong tao. Diba nung una, nagpapansinan tayo, nag-chat-chat tayo, tapos nag-join pa tayo sa mga live stream sa StreamYard.
O tapos yung nakikita niya na nga medyo nagiging close-close ka sa lahat sa amin dito. Yan na, nung nasa Montalban kami, oh, tulog si tata. Bro, huwag nyo nga anuin yan sa bill na yan. Grabe yan, pinipiranyan si tata. Kaya nga yan, maaga kaming nag-training dito sa Manila dahil inuubos niya ni Sabil ang pera ni tata, bro. Tapos yung ilong niya, bro, tignan mo. Parang yung ano, yung kalabasa yung ilong, bro. Hindi ang tanggap sa amin, bro. Kasi pinipiraan niya si tata, bro. Huwag niyo pansinin niya, bro. Alalang-alala ko pa yung mukha niyo. Talagang boy soldier. Huwag niyo kanin niya, bro. Kasi talaga, bro, yung labi pa niya yung ang kapal. Bro, huwag niyo kanin niya, bro. Kasi ano yung bro. O tsaka, hindi amak naman na mas maganda si Sabel kaya sa mga babaeng punesto mo sa bahay ni Silver Boys. Totoo yun, guys, totoo yun. Mas maganda pa si Sabel sa lahat ng mga punesto ni Jason sa bahay ni Silver Boys. Alam nyo ang makakabuti, di ba? Alam nyo ang mas makakabuti kay Quadro Alessi, di ba? At isa lang yan, ang sigaw natin para mapabuti ang karir ni Quadro Alas, tanggalin yan. Yang hinayupak na yan, yung greedy sa pera na yan. Wala namang ibang ginawa yan kundi manghingi ng lapag eh.